Good morning, guys. Bali, 3 days nang maulan dito sa amin. Nakakatamad kumala. Makulimlim yung araw. Maambot. Ito yung bahay na inuupahan ko, guys, dito. Yan. Yung bahay na yan, ang nakatira dyan, 6. Tapos isa dito. Tapos doon sa likod, yun, nandun yung kwarto ko, 3 kwarto yun doon eh. Bali, guys, ang rent ng ano dito ng mga kwarto depende kasi sa ano eh, depende sa klase ng kwarto, kung maganda yung kwarto mo, medyo pricey, nasa 180, minsan $170 per week. Pero ito sleep out ang tawag diyan eh, kasi pag magsasain siya dito siya papasok sa loob. Pag magsi-CR din siya, dito siya sa loob. Ganon din doon sa akin sa likod. Sleep out din yun. Dito ako sa loob ng bahay nagsi-CR at saka dito ako nagluluto sa bahay na yan. Pero yung kwarto ko doon, maganda yung kwarto ko doon kasi bagong gawa yun doon eh. Dito ako dati nakatira, tapos lumipat ako doon. Ang upa ko doon sa kwarto ko, 150 per week. Medyo mura na rin yun, guys, kasi alam nyo naman, after ng pandemic, yung price lahat ng mga bilihin parang mga racket na tumaas. Grabe ang taas. Pati yung mga kotse, guys, tumaas din yung mga price ng mga kotse ngayon pagka kukuha kayo ng kotse. May mga ilan-ilan na ano na sobrang magpatubo, pero mas maganda piliin niyo na lang yung ano, yung sakto lang. Yan. Tsaka dito sa bahay na to, guys, 10 kami lahat. 9 kaming Pilipino. Ito lang yung naiiba. Sri Lanka to eh, pero mabait naman siya, binata pa. Siya lang yung naiiba dyan sa amin. Pero kami dyan, 9 kami. Puro kami mga Pilipino dyan. Dito sa Christchurch, ang bilihin dito, mahal din. Mahal din yung mga bilihin dito. Yung cost of living din dito, medyo pricey din. Unlike doon sa Auckland, mas mahal doon. Mas mahal ang cost of living doon. Kasi may bayad ang tubig doon eh, tsaka kuryente. Dito sa amin wala. Fix na yon, yung binabayaran ko na $150 per week, fix na yon. Kasama na internet, tsaka tubig, at tsaka kuryente. Tsaka yung landlord namin mabait. Minsan pagka holidays, gaya ng mga ng December, nagbibigay siya ng karning baboy dito. Pinaghati-hatian namin. Siguro nasa 20 kilos na karning baboy. Yun. Buto-buto. Pinaghati-hatian namin yan. Malawak yung area ni ano, guys, nung may-ari ng bahay. At saka ang pagkakaalam ko, ang bahay nitong may-ari ng tinitira namin, parang nasa 3 bahay ata. 3 paupahan or higit pa. So yun, guys. Yan ang ano, ito yung area ko dito. Kulimblim pa rin. Pero
parang bumubuti na yung panahon ngayon. Hindi kagaya nung 3 days na sunod-sunod yung ano. Sunod-sunod yung ulan. Update ko kayo guys sa ano, sa price ng ano no, sa price ng mga kwarto dito sa Christchurch. Bale, pagka kayo maghahanap ng kwarto, ang price kasi ng mga kwarto dito sa Christchurch, guys, depende kasi sa ano, depende sa ganda, kung bago yung kwarto or kung medyo luma na, kaya magkakaiba sila ng price. Pagka maganda yung kwarto nyong na pagtanungan, guys, nagre-range siya ng ano, ng mga let's say $180-$170 per week. Minsan naman may mga sleep out naman, kagaya ng nasa likod ko, sleep out tawag dyan eh. Pagka ganyan yung pinili nyong ano, kwarto guys, medyo mura-mura siya ng kaunti, nasa $150 per week. Pero okay din naman yan. Ngayon, mayroon ding mga kwarto na nasa loob ng bahay, kagaya ng ganyang bahay, nasa loob, pero maliit lang. Ayun, medyo mura yun, nasa $150 or $130, ganyan, per week. Depende sa ano. Depende nga sa itsura ng kwarto, guys. Kung bago pa, medyo pricey siya. Kung medyo luma naman, yun, mababa siyang kaunti. Tapos, ang kagandahan lang dito sa Christchurch, yung kuryente namin dito, guys, wala nang bayad sa ano. Kasama na doon sa per week mo, pati yung wifi, kasama na doon, tsaka yung ano, yung tubig. Ganun ang price dito sa Christchurch tungkol sa mga paupahan na kwarto. Yeah. Pero isasuggest ko sa inyo guys, mas maganda piliin niyo na lang yung ano, yung kung hindi naman kayo maselan, mas maganda piliin niyo na lang yung ano, yung sleep out. Sleep out kasi makaka-save ka pa ng kaunti, hindi kagaya pag nasa loob ka ng bahay, minsan mahal 'yan. Mahal ang price niya. Pwera na lang kung kakilala niyo yung ano, kakilala niyo yung may-ari ng bahay. Ni-refer kayo, ganun. Medyo makaka-discount kayo ng kaunti. Pero kung hindi niyo talaga totally kilala, sigurado ang price niyan, lalo na kung medyo malaki tapos maganda yung kwarto, nasa 180. Yan. Nasa range ng mga ganyan guys yung ano, yung per week ng ano, ng kwarto. Pero kung nasa sleep out ka, kagaya nitong nasa yan, nasa likod ko, sleep out, magtiyaga ka lang. Pagka mag-CCR ka, di pasok ka sa loob. O kaya, ano, bili ka na lang ng Arenola. Tapos dyan ka lang magsaing sa loob. At least makasave ka kahit papaano, kaunti. So, yun guys, yun ang price ng ano, ng mga kwarto dito sa New Zealand, sa Christchurch.